Kaamag, welcome again sa panibagong vlog. Ito na po yung update natin sa mga ginawa nating binhi noong November 11. So ito po yung F0, yung direct culture po yan, yung mother's pound na ginawa natin. Ito na po yung resulta. Makikita nyo po na yung amag ay kumalat na sa sorghum o yung ating medium. So ito yung iba, hindi pa gaano pong kumalat, ano po, nasa ibaba, pero pakalat na rin po yan. So ito yung tinatawag nating F0, o ito yung mother's pound, o tinatawag nating tissue culture. Ayan po, makikita nyo po, ano, halata po yung laman ng kabuti na inilagay natin. So ganyan lang po ang paggawa ng mother's pound. Ayan, binhi ng kabuti. So ito po ay laman ng kabuti ang ating nilalagay. Ito po yung ginawa natin noong November 7. Susundan po lang po yung procedure natin. Ginamit lang nga natin na bini ay F0. So makikita nyo po kung paano ang pagtatanim, ano yung mga procedure, paano pagpakulo. Sa mga nahuli kong vlog, ano po, may instruction yun dyan kung paano gumawa. Then tingnan lang po nyo dito sa description box yung mga link ng ating mga last vlog kung paano gumawa ng bini, ano yung mga computation at paano yung pagtatanim. And after 15 days, ito na po yung resulta, ano po. Yung dating itinanim natin na binhi
ano po, from sorghum, yun, yung inamag na sorghum, ito na po siya. Nasa kalahati na po yung bumabang amag, indikasyon din na aggressive din talaga, kasi nga po ginawa na, ginamit natin ay F0. Maganda naman din po ang F1. Actually, F1 lang po ang ating ginagamit, hindi na tayo gumagawa ng F2. Kasi pagdating ng F2, medyo mahina na po yung ani. So, hanggang F1 lang po tayo. To sa observation ko, no, yung F2, okay naman, may, maganda naman ang ani, pero mostly, ang ginagamit po natin ay F1. So, ayan po, 14 days, 15 days, ayan na po siya, no? So, magantay pa po tayo ng kalahating buwan or another isang kinsenas para tuloy na po siyang ma-fully ramified at pumuti yung kusot. At dito na rin, lalabas, yung time na yon, lalabas na po yung ating kabute o yung tinatawag nating pinheads, ano po. Sundan lang po yung aking mga last vlogs para sa magandang ani, maiwasan ang contamination, ano yung paano yung pagpapakulo, ano po. Ayan. So dito makikita nyo yung ginamit natin, ano, na binhi, F0. At yan, ayun, makikita nyo po yung binhe, no? Yung inamag na sorghum, diyan po lahat nagsimula yung mga amag na bumaba, ano po. So, ganyan po, ka-aggressive, o ganyan, ganyan ang buhay ng kabute. Ayan, basta maganda po yung kanyang kinalalagyan, kakalat at kakalat po yung amag at tutubo siya. Maraming salamat sa mga taga-subaybay sa aking mga vlogs. Asahan po ninyo na hindi po puro sa kabuti lang, ano po, ang ating ipi-feature. So, ito na po yung mga pinheads. Ayan na po. Para sa magandang ani, sa mga beginner or newbie, sundan lang po ang aking mga vlogs, ang aking mga instruction, at sigurado po kayo, magtatagumpay kayo sa pagtatanim ng kabuti. Maraming salamat po. God bless.